Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So ayan, may part 3 na tayo ng ating Strat Quad tutorial. So stay tuned kayo kasi today ituturo natin kung paano kayo mag-create ng account, paano kayo mag-fill out ng form dyan sa ating Strat Quad website or importation form. Iisa-isahin natin yan lahat for today. So kung gusto mo matuto paano mag-fill out, ng form dyan sa ating importation kineso sa Strat Quad, just keep on watching. So, ako dito mga VecuWaps. Ayan. So, diba bumalik ang pagka-hyper ko kanina. Medyo masakit yung lalamunan ko eh. So, diba guys, first muna, kailangan nyo mag-register sa Strat Quad website. Ayan, para makapag fill out kayo ng form, para makapag-import kayo. So, go lang kayo kay Strat Quad website. So, ayan, punta kayo sa kanilang website, stratquad.com. Ayan, pa-flash natin sa screen. Tapos, fill outan nyo tong registration form. Madali lang to, guys. So, ayan, nakikita nyo naman yung inyong first name, middle name, last name. So, syempre, as usual. Tapos, yung inyong company name, contact number. So, lagay natin, for example, yung company name ay Stratquad, halimbawa. Or kung ano man yung company name ninyo. Tapos, yung contact number, ayan. Tapos, yung inyong email address, ayan, lagay nyo rin dyan. Pagkatapos, yung inyong password, syempre, maglagay tayo ng password. And yung inyong address, ayan. So, dyan nyo ilalagay yung address nyo, yung barangay, ganyan. Tapos, sundin nyo lang yung format, guys. Okay? So, ayan. So, once na na-fill out nyo na yan, mag-upload naman kayo ng identification card or yung ID nyo. So, kailangan ipascan nyo muna yung ID ninyo, guys. Tapos, tsaka ninyo i-upload. O, tas click nyo lang yung sign up. O, diba? Madali lang siya. So, email not yet verified. Haven't received yet. Click here to resend email. O, yun. So, puntahan natin yung email natin kasi for sure na-send na dun yung ating verification kineso. Ayan. So, go kayo. Punta kayo dyan sa inyong email. Wait lang. Ayan. So, punta kayo sa inyong email kasi for sure nag-send na si Stratquad dyan ng confirmation email na nag-register ka. So, kailangan lang natin i-verify yung email natin, guys. So, goro tayo sa ating inbox. So, eto na yung email, guys. Nakalagay na dyan yung ating name, yung details natin, mobile number, yan yung company natin. Tapos, i-click mo lang yung kindly access the link below to verify your account. So, click nyo lang yan. Pagkatapos, this is your StratQuad account code. Eto na yon, STRA5884. So, makaka-receive kayo ng ganyan at ilalagay din kasi natin yan later on doon sa ating form na fi-fill outan. Tapos, eto rin yung ibibigay mo na importation code kay supplier mo. Okay? So, yon. So, pag-click mo yung verify now, guys, click nyo yung sign your contract here. So, kailangan mag-sign tayo ng contract. Contract lang naman yan para nag-agree ka lang dun sa mga terms and conditions nila. So, agree-agree ka lang dyan. Oh, kung gusto mong basahin, go. Kung trip mong basahin yan hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, goravelity lang yan. I agree to the terms and kineso. Tapos, mag-sign ka lang dyan. Yan. Send contract na pagka-sign mo. Okay, so ganyan lang siya. So, please wait for our support team to review your contract. So, mag-aantay ka pa ng confirmation dyan. Makaka-receive ka lang ng email din, guys, na nag-sign ka ng contract. Ganun lang siya ka-easy. So, eto na, guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-fill out ng form. So, next step naman natin, guys, is mag-fill out tayo ng importation form. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano siya fini-fill outan. Tapos, punta kayo sa kanilang website at i-click ninyo yung importation. Okay, so ayan yung importation. Nakikita nyo dito yung ating STRA code or yung code natin kanina no nag-register tayo. Diba, pinakopy ko yan sa inyo. Pagkatapos, i-click nyo lang yung importation type, China via sea kasi sea freight tayo. Tapos yung importation location, kunyari, diba sabi ni supplier kanina, isa Guangzhou warehouse siya malapit. So, kailangan i-click mo rin yan. I-select mo yung Guangzhou warehouse. Tapos yung contact number ni supplier, kailangan ilagay mo dito. Kasi remember, humingi tayo kay supplier ng pro forma or ng invoice. So, nandun sa invoice yung details ni supplier. So, yan. So, ilagay ninyo yung suppliers dito.
details dyan, contact number, yung kanyang name, at yung kanyang company. Okay. Tapos yung expected items, ano ba yung items na in-order mo? So ilalagay mo rin yan dyan. So kunyari ang ini-expect mo na items ay shoes. Tapos yung declared price sa peso. Kunyari ang declared amount mo ay 20,000. Tapos yung CBM, nakalagay na yan doon sa details ng proforma mo or sa invoice. Ayan, for example, 1.5. Tapos number of carton or boxes, kunyari 5. 5 boxes yan, sabi ni supplier, kasi nandun din yan sa invoice. Yun guys, dito sa expected delivery date mo, ilagay mo dyan kung ano yung sinabi ni supplier sa'yo. Oops guys, correction sa part na yan. Yung expected delivery date is from supplier location to China warehouse. So, depende kay supplier guys. Sila yung magbibigay ng date sa'yo. Kung ano sinabi ni supplier, yun yung ilalagay mo dyan. Go! Pag na-select mo na yung date, for example, mag-choose ka na ng file, ito na yung proforma. Kailangan i-upload mo yung invoice or yung proforma na sinend sa'yo ng ating suppliers. And then, click mo lang yung create. So, wait ka na lang dyan guys na mag-create yung invoice natin. So, ayan na siya. Tada! So, pwede mo yung i-edit. Pero, ayan. So, pag-click mo yung importation details mo, andyan na yung list ng mga pinapa-import mo. Then, makaka-receive ka ng a notification ulit or email from StratQuad. Ayan. So, di ba meron tayong contract notice kanina. Another notification, sorry, with reference number. Ito na yung reference number natin, guys. Ayan. Bibigay natin to kay supplier kasi andyan na yung details nung fill out ninyo, andyan yung proforma, mag-view mo yan. Lang talaga yon. Tapos, isi-send mo lang kay supplier mo yung warehouse details natin, yung contact number, yung address, ganyan. So, yun. So, as instruction to your supplier, send mo rin yan sa kanila. Ganun lang siya kadali, guys. Okay? So, ganyan lang siya. Bongga na yan, guys. O, diba? Super dali lang niya. O, yan lang talaga yun. Ang dali lang i-navigate, ang dali lang magawa ng importation form. Sundan nyo lang yung aking tutorial from part 1, part 2, and part 3 kasi nandyan na lahat ng information kung paano mapapadali yung pag-i-import ninyo ng products from China going to Philippines. Ayun. So, syempre yung Alibaba tutorial natin ay sa... So, ayan guys, nawalan ako ng audio dyan kasi namatay yung microphone, siguro na low bat. Ayan, sorry naman. So, kung nakikita ninyo, matatrack ninyo yung status ng ating package dito rin sa mismong website. Ayun, so yun lang guys. So, kung meron kayong mga video suggestions dyan, i-comment nyo lang sa comment section down below. Thank you so much for watching. Sige sis, uda-uda ka dyan. Wala naman naririnig. See you on my next video. Bye!